Manalangin po tayo. Aming banal, mapagpala at mahabaging amang Diyos, maraming salamat sapagkat kaming lahat na dating nabuhay sa kasamaan at kasalanan ay ginawa mong mga anak sa pamamagitan ng dugo at pag-ibig ng Panginoon. Salamat po sa pagpahintulot na Iglesia na katawan ni Kristo at salamat din sa pagpahintulot sa amin na makapanatili sa Iglesia at sa paggabay sa amin upang maging mahalagang kasangkapan na tinutustusan at pinapalakas upang pagharian ng Panginoon. Ngayon po, ang mga kapatid na tinubos sa dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat sapagkat hinayaan ninyo kaming makapagtipon upang magkaroon ng banal na fellowship at makapag-aral ng salita ng Panginoon. Sa oras pong ito, ibigay ninyo ang salita ng Panginoon na makakatulong sa pananampalataya ng bawat isa sa amin. Panumbalikin niyo po ang aming puso at lakas. Pakiusap, samahan po ninyo ang mga may sakit at sinusubok, gayon din ang mga inuusig. Hawakan niyo po sila sa pamamagitan ng biyaya at pag-ibig ng Panginoon at tulungan silang lumapit sa Panginoon at tumingin lamang sa Panginoon upang huwag panghinaan sa kahit na anumang sitwasyon. Sa oras pong ito, pakisamahan at tulungan ninyo ang mga nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon. Ang summer retreat ay sinasagawa ngayon sa Galilee Retreat Center. Pakiusap, kumilos po kayo at ibigay ang kinakailangang salita upang maipangaral ang Ebanghelyo sa summer retreat. Tulungan ninyo na mapatotohanan ang salita ng may katapangan sa pamamagitan ng naangkop na salita. Tulungan po ninyo ang maraming tao na makatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng Ebanghelyo at paggawa ng Espiritu Santo. Matupad nawa namin ang kabutihang loob ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mga banal. Naway maluwalhati namin ang Diyos sa pamamagitan ng gawa ng kaligtasan. Ipahintulot nawa ninyo ang biyaya upang walang sino man ang mapahamak. Samahan din po ninyo si Pastor O.C. Hill at ang mga kapatid na pumunta sa Africa Mission upang mapagtibay doon ang Iglesia. Ngayong araw, mula sa simula hanggang sa matapos, ay umaasa kami sa Panginoon. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus na aming na sa amin ay nagligtas. Amen. Buksan po natin ang Biblia sa 2 Korinto chapter 5 verse 17. 2 Korinto chapter 5 verse 17. Basahin po natin ng dalawang beses ang talatang ito. Kaya't kung sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kaya kung sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Sa oras pong ito ay ipinapangaral ang salita ng Ebanghelyo sa Retreat Center. Hayaan po ninyong ipaalam ko sa inyo ang sitwasyon ng summer retreat dahil gusto ninyong malaman. May total na 10,109 tao ang dumadalo sa ikalawang batch ng summer retreat. Kasama na rito ang pre-registration, on-site registration, at iba pa. Ito po ay 1,700 na mas marami kaysa unang batch ng summer retreat. Magpapasalamat kami kung hindi po kayo makakalimot manalangin hanggang sa matapos ang summer retreat. Binasa natin ang 2 Korinto chapter 5 verse 17. Ang salitang ito ay napaka-importante. Sa tingin ko ay mabuti kung maitatatak natin ito sa ating puso. Ngayong araw, nais kong ibahagi ang salitang ito
sapagkat isinasabuod ng salitang ito ang gustong sabihin ng Biblia. Sa talatang ito, kung ang sino man ay na kay Kristo, sila yung mga ligtas, ay tinatawag na bagong nilalang. Sabi dito, bagong nilalang. Ginamit dito ang salitang creation sa Ingles at thesis sa salitang Griego. Paglalang din ang ibig sabihin nito. Kaya ang salitang bagong nilalang ay isang naangkop na ekspresyon ayon sa buong Biblia. Kung pipili tayo ng dalawang importanteng bagay na ginawa ng Diyos sa Biblia, ang una ay yung paglikha o paglalang. Ang pangalawa ay ang gawain ng kaligtasan na nagliligtas sa kaluluwa ng mga tao. Kaya't nakasulat sa Biblia ang tungkol sa paglalang sa lahat ng bagay. Ang paglikha ng mga bagay mula sa wala. Kung iisipin natin, talagang nakakagulat at kamangha-mangha ang paglikha. Sapagkat ang Diyos ay lumikha ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan lamang ng salita, mula sa wala. Subalit ang kaligtasan ng ating kaluluwa, ang gawa ng pagliligtas sa atin ay tinatawag ding paglalang, paglikha. Ang gawa ng kaligtasan ay ang bagong paglikha. Kaya gusto kong ipangaral ang salitang may pamagat na ang Kristiyano na isang bagong nilalang ng Diyos. May ekspresyon na kay Kristo at bagong nilalang. Kung ang sino man ay na kay Kristo, sinabi ito sa batayan na may mga taong na kay Adan o nasa labas ni Kristo. Lahat ng mga tao ay kay Adan, sapagkat sila ay inapo ni Adan. Silang lahat ay inapo ni Adan, kaya lahat ng tao ay kay Adan. Ang ibig sabihin ng kay Adan ay sila ay ipinanganak na makasalanan at nakatakdang hatulan. Sa Roma chapter 5 verse 18 at 19, sinasabi, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao. Ang salitang kay Adan ay nangangahulugang sila ay makasalanan at sila ay nasa ilalim ng kahatulan. Kung iugnay, ang salitang kay Adan ay masasabing wala kay Kristo. Buksan po natin sa Efeso chapter 2. Verse 12. Efeso chapter 2, verse 12 at 13. Efeso chapter 2, verse 12 at 13. Na nang panahong iyon, kayo ay walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako. Walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus. Kayo na noong una ay malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sa talatang ito, may mga ekspresyon na walang Kristo kay Kristo Jesus. Ang dugo ni Kristo. Sino ang na kay Kristo? Ang nakaranas ng katubusan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo ay ang mga na kay Kristo. Ang mga hindi nakaranas ng katubusan, yung mga hindi nakaranas ng katubusan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo ay nasa labas ni Kristo at wala silang pag-asa. Malinaw itong sinasabi ng Biblia. Kaya ang ikalawang Korinto chapter 5 verse 17, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ito ay sinabi ayon sa batayan na ang hindi ligtas, ang taong walang buhay ay kay Adan, wala kay Kristo. Sabi dito, bagong nilalang, bagong likha.
Sinabi ito sa batayan na nagkaroon ng problema sa unang nilikha. Nagkaroon ng problema sa unang nilikha. Pag-isipan mo nating mabuti, nilikha ng Diyos ang langit at lupa, lalo na nilikha ng Diyos ang tao ayon sa larawan ng Diyos. Ang mahalagang tao na may espiritong buhay, Genesis chapter 1 verse 27, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. At Genesis chapter 2 verse 7, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Ginawa ng Diyos ang halamanan ng Eden para sa unang tao na si Adan at inilagay siya roon. At gumawa ang Diyos ng maraming punong kahoy sa halamanan ng Eden. Inilagay din ng Diyos ang punong kahoy ng buhay at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama doon sa gitna ng halamanan. Sa Genesis chapter 2, verse 16, 17, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na kumain ka niyon ay tiyak na mamamatay ka. Subalit anong nangyari? Sa pamamagitan ng pandaraya ni Satanas at pagsuway, ay kinain ni Adan ang ipinagbabawal na bunga. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka. Gaya ng sinabi sa salitang ito, ang spiritong buhay ni Adan ay namatay at naiwala niya ang buhay ng Diyos at siya ay nawalay sa Diyos. Ang lahat ng mga tao na ipinapanganak kay Adan ay ipinapanganak na makasalanan na mayroong likas na kasamaan, sapagkat si Adan ang kumatawan sa lahat ng mga tao. Kaya nga, nagkakasala ang tao dahil siya ay ipinanganak na makasalanan at mayroong likas na kasamaan, at siya ay nakatakdang hatunan tungo sa walang hanggang impyerno pagkatapos ng kamatayan. At pagkatapos, sa tao lang ba nangyari ang problema? Hindi po. Dahil sa problemang nangyari sa tao, nagkaroon din ng kaguluhan sa lahat ng dako. Dahil sa ang mundo ay ginawa para sa tao, sa huli, isinumpa din ng Diyos ang mundo. Ang mga tinik at mga dawag ay tumubo sa lupa. Nagkaroon din ng kaguluhan sa mga hayop. Sa Genesis chapter 1, noong nilikha ng Diyos ang mga hayop, ang pagkain nila ay damo. Ibinigay ko ang lahat ng halamang luntian bilang pagkain. Sinabi ito ng Diyos sa Genesis chapter 1 verse 30. Subalit ang mundo ay naging parang gubat na nilalapa ng malalakas na hayop yung mahihina. Kaya kahit na mukhang maganda ang mundo, ito ngayon ay dumaraing at nagdurusa. Nagkaroon ng problema sa lahat ng nilalang, hindi lang sa tao. Kaya mayroong mga problemang nangyari sa unang nilalang. Nangyari na kailangan ng Diyos na lumikha ng bago. Ang panggugulo ng Diablo at ang pagsuway ng tao ang naging sanhi nito. Ang pakikialam ng Diablo at pagsuway ng tao ay nagdulot ng malaking problema sa mga unang nilikha ng Diyos. Kaya nga kailangan gumawa ang Diyos ng bagong mundo. At plinano ng Diyos ang bagong paglikha. Dahil dito, paulit-ulit na sinasabi ng Diyos at binibigyang diin sa parehong luma at bagong tipan ang tungkol sa pagtubos sa mga kasalanan na may kinalaman sa bagong paglikha. Tingnan natin sa Biblia, sa Isaiah chapter 42, mula verse 1 hanggang 4. Isaiah chapter 42. Isaiah chapter 42, mula verse 1 hanggang 4, narito, ang aking lingkod na aking inaalalayan, ang aking hinirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Inilagay ko ang aking spirito sa kanya, siya'y maglalapat ng katarungan sa mga bansa. Siya'y hindi sisigaw o maglalakas man ng tinig, o ang kanyang tinig man sa lansangan ay ipaparinig. Ang gapok na tambo ay hindi niya babaliin, ni ang mitsa na bahagyang nagniningas ay hindi niya papatayin. Siya'y tapat na maglalapat ng katarungan, hindi siya manlulupaypay o madudurog man, hanggang sa maitatag niya sa lupa ang katarungan at ang mga pulo ay maghihintay sa kanyang kautosan.
At lampas tayo sa ilang verse, verse 7, upang imulat ang mga bulag na mata, upang ilabas ang mga bilanggo sa bilangguan, at silang nakaupo sa kadiliman mula sa bilangguan. At basahin din natin sa verse 9, narito, ang mga dating bagay ay lumipas na, at ang mga bagong bagay ay pinahayag ko. Bago sila lumitaw ay sinasabi ko sa inyo ang tungkol sa kanila. Ang talatang ito ay ang propesiya na plinano ng Diyos, ang bagong paglikha sa pamamagitan ng bugtong na anak. Ang mga salita sa Isaiah 42 verse 1 to 3 ay binanggit sa Matthew chapter 12 verse 18 to 21. Sinasabi ng klaro sa Matthew chapter 12 na ang mga salitang ito ay propesiya patungkol sa unang pagdating ni Jesus. Kaya dito sa verse 1, narito ang aking lingkod na aking inaalalayan, ang aking hinirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Sino itong lingkod na aking hinirang? Siya ay si Jesucristo, ang anak ng Diyos, na ang Diyos ay dumating sa anyo ng tao. Nang dumating si Jesucristo, nangyari ang nasa verse 3. Ang gapok na tambo ay hindi niya babaliin, ni ang mitsa na bahagyang nagniningas ay hindi niya papatayin. Siya'y tapat na maglalapat ng katarungan. Mga brothers and sisters, kung mayroong bukid ng tambo at maraming tambo at ang iba ay gapok na, kung may makita kang gapok o sirang tambo, anong gagawin mo? Itatayo mo ba ito o puputulin? Puputulin ito ng mga tao. Walang mag-iisip na itayo pa ito. Bakit ito kailangan putulin? Kasi hindi na ito pwedeng maitayo. Kaya ito puputulin o tatanggalin. Ngunit sinabi, hindi puputulin ng Diyos ang gapok na tampo. Ang mitsa na bahagyang nagningas. Noong unang panahon, ang mga kwarto ay pinapaliwanag ng lampara na pinapailaw ng lino at langis. Kapag nagniningas ang mitsa, ibig sabihin, nagagamit yung langis at nasusunog ang lino. Binanggit din sa Matthew chapter 12 ang mitsa. Ang umuusok na mitsa ay mabahaw ang amoy. Maaring ang ilan ay hindi nakaranas nito. Kung maamoy ito ng tao, papatayin niya ito. Kasi nga mabahaw ang amoy. Subalit, sa paningin ng Diyos, ang tao ay parang gapok na tambo at mitsa na bahagyang nagniningas. Ngunit dumating ang Diyos sa sanlibutan upang panumbalikin ang gapok na tambo at upang huwag mamatay ang mitsa. Upang huwag mamatay ang mitsa, kundi pagliwanagin ang buhay at lumakad sa liwanag. Upang matupad ang layuning ito, kailangan munang gawin ng Diyos ang pagdiligtas sa mga kaluluwa. Sa verse 7, upang imulat ang mga bulag na mata, upang ilabas ang mga bilanggo sa bilangguan, at silang nakatagpo sa kadiliman mula sa bilangguan. Kailangan nating malaman kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. Sapagkat tayo ay nagkasala, tumalikod at hindi makakakita sa Diyos. Tayo ay mga bulag. At tayo yung nakaupo sa kadiliman mula sa bilangguan at nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Subalit pumarito ang Diyos sa sanlibutan upang lutasin ang problema sa kasalanan, upang iligtas tayo mula sa kapangyarihan ni Satanas at walang hanggang impyerno. At sa verse 9, sinabi ng Diyos, mga bagong bagay. Ito ay ibang-iba at bago kumpara sa kahit na anong gawa sa mundo. Ang gawain ng pagtubos, ng pagdiligtas sa mga makasalanan sa pamamagitan ni Jesucristo ay bagong gawa sa mga mata ng Diyos. Kumpara sa kahit na anong bagay sa mundo, bagong gawa ito. Bagong gawa. Tingnan natin sa Isaiah 48. Isaiah 48 verse 6. Isaiah 48 verse 6. Basahin natin. Iyong narinig, ngayon tingnan mo lahat ito at hindi mo ba ipahayag? Mula sa panahong ito ay magpaparinig ako sa iyo ng mga bagong bagay, mga kubling bagay na hindi mo pa nalalaman. Ang mga ito ay nilikha ngayon at hindi noong una. Bago dumating ang araw na ito ay hindi mo pa iyon narinig. Baka iyong sabihin, aking nalaman ang mga ito. Dito, sinabi,
Mula sa panahong ito ay magpaparinig ako sa iyo ng mga bagong bagay. Mga bagong bagay at mga kubling bagay. Ang mga bagong bagay na kabilang sa bagong paglikha ay mga nakatagong bagay. Subalit ipinahayag ito ng Diyos. Ang background sa Isaiah chapter 40 hanggang 66 ay ang paggabihag ng Israel sa Babylonia at pagkatapos ng 70 taon ay babalik sila sa kanilang lupain. Subalit, ito ay larawan ng gawain ng Diyos. Naililigtas ng Diyos ang mga makasalanan mula sa kapangyarihan ni Satanas at mula sa kapangyarihan ng impyerno sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang pagpapalaya mula sa pagkabihag sa Babylonia ay ang background story ng bagong bagay na gagawin ng Diyos. Gagawin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya sabi dito, mga bagong bagay, ang bagong nilalang. Sa verse 16, sinabi dito ng mas detalyado ang tungkol sa kung ano ang bagong nilalang. Kayo'y lumapit sa akin, pakinggan ninyo ito, mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim, mula ng panahon na nangyari ito ay naroon na ako. Basahin natin. At ngayon sinugo ako ng Panginoong Diyos at ng Kanyang Espiritu. At ngayon sinugo ako ng Panginoong Diyos at ng Kanyang Espiritu. Dito, ang ako ay si Jesucristo at ang Kanyang Espiritu ay tumutukoy sa banal na Espiritu. Dumating si Jesucristo sa mundo at isinagawa ang kaligtasan. Ipinapaunawa ng banal na Espiritu sa bawat tao ang natapos ng Ebanghelyo at pumapasok siya sa sinumang mananampalataya at binabago ang kanilang pag-iisip. At bilang resulta, ang kanilang buhay ay nagbabago. Ito ang bagong nilalang. Ito ay kamangha-mangha. Plinano ito ng Diyos. Tumingin tayo sa ibang salita sa Jeremias, Jeremias chapter 31, verse 22. Jeremias chapter 31, verse 22. Hanggang kailan ka magpapabalik-balik o ikaw na di tapat na anak na babae? Basahin natin, sapagkat ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay sa lupa, ang isang lalaki ay palilibutan ng isang babae. Dito, binanggit ulit ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremias ang tungkol sa bagong bagay at sa bagong paglikha. Ang bagong bagay at ang bagong paglikha binanggit sa salitang ang isang lalaki ay palilibutan ng isang babae. Ang babae ay tumutukoy sa Israel at ang lalaki ay tumutukoy kay Jesucristo. Palilibutan, ibig sabihin ay paiikutan sa paligid. Kaya ang tagapagligtas na si Jesucristo ay darating sa lupain ng Israel at siya ang magiging sentro. Kaya ang lahat ng mga bagay ay mangyayari sa paligid niya. At sinabi ng Diyos na ito ang bagong bagay at bagong paglikha. Ang rason kung bakit nauunawaan natin ang salitang ito ng ganito ay dahil mayroong maraming salita patungkol sa unang pagdating ni Jesucristo sa Jeremiah chapter 31. Lalo na sa Jeremiah chapter 31 verse 15, sinabi na magkakaroon ng matinding panaghoy at mapait na pag-iyak sa Rama. At sa Matthew chapter 2 verse 18 ay inulit ang mga salitang ito. Nung ipanganak si Jesus, nagpadala si Herod ng mga sundalo sa Bethlehem upang patayin si Jesus at pinatay ang mga sanggol. Inulit sa Ebanghelyo ni Mateo ang propesiya na ang mga magulang ng pinagpapatay ay labis na tatangis at magdadalamhati. Dahil dito, labis silang iiyak. Kaya nga ang pagpatay ng mga sanggol sa Bethlehem ay nakapropesiya dito. At ang mas nakakagulat ay ang mga salita ng bagong tipan sa Jeremiah chapter 31 verse 31 to 34. Jeremiah chapter 31 verse 31. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel. Panibagong tipan. Ang bagong tipan ay iba sa lumang tipan. Ito ang bagong tipan na inihambing sa lumang tipan. Ang lumang tipan ay ang tipan na ginawa ng Diyos sa Israel doon sa ilang, sa bundok ng Sinai.
pagkatapos na sila ay ilabas sa lupain ng Ehipto. Ito yung lumang tipan. Ang bagong tipan na may kaibahan mula sa lumang tipan ay binanggit dito. Kaya nga kung ano ang nilalaman ng bagong tipan ay nakasulat sa verse 33 at 34. Ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isasulat iyon sa kanilang mga puso. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At hindi natuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa at ng bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, kikilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakamahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila, sabi ng Panginoon. Sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasalanan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Dito, nilalaman ng bagong tipan ay hinati sa dalawang kategorya. Ang una ay sa verse 34, sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ang salitang ito ng bagong tipan ay nagsasabi na sa pamamagitan ng Hesukristo, patatawarin ang ating mga kasalanan at ang lahat ng mga kasalanan ay patatawarin magpakailan pa man. Kabilang sa bagong tipan na dahil sa pagtubos sa kasalanan, hindi ko na alalahanin pa ang iyong kasalanan. Itong Jeremiah chapter 31, 31 to 34 ay detalyadong ipinaliwanag sa Hebreo chapter 8 at 10. Isa rito ang walang hanggang katubusan na pinatawad na ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga hindi na niya alalahanin pa ang ating mga kasalanan. Hindi sa magkukunwari siya na hindi niya alam ito, kundi hindi na niya isasaalang-alang pa ang mga kasalanan sapagkat tinanggap na ni Jesus ang parusa at bayad na ito. At muli, nung ang mga Israelita ay nasa ilang sa bundok ng Sinai, binigyan sila ng Diyos ng dalawang tapyas ng bato kung saan ang sampung utos ay nakasulat. Ito ay tapyas na bato. Gayunpaman, sa mga tinubos na sa kasalanan, hindi tapyas ng bato, kundi titik sa puso. Ang banal na spirito ay darating at ang salita ng Diyos ay isusulat sa ating puso at kaluluwa. Ito ang tinatawag na bagong tipan. Sobrang nakakamangha na tayo ay naging sambahayan ng Diyos at mga anak ng Diyos. Tinutukoy dito ang bagong paggawa, ang bagong paglalang. Sa katunayan, si Jesus ay pumarito sa mundo ayon sa plano ng Diyos. Si Jesus ay dumating bilang isang tao. Gumawa siya ng isang bagong bagay. Ang tunay na paggawa ng pagtubos. Yan ang sinasabi ng Biblia tungkol sa bagong paglalang. Ngayon, ang lahat ay ipinanganak sa binhi ng lalaki. Sapagkat ang lahat ay inapo ni Adan, lahat ay galing kay Adan. Subalit si Jesus ay dumating sa sinapupunan ng isang berhen, binhi ng babae. Siya ay ipinaglihi sa pamamagitan ng banal na spirito. Sinabi na si Jesus ay hindi tumanggap ng dugo ni Jose, ni dugo ng ni Maria, kundi siya ay ipinaglihi sa pamamagitan ng banal na spirito. Ibig sabihin, siya ay ganap na ipinaglihi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung titingnan sa Matthew chapter 1, 20 at 21, ngunit samantalang pinag-iisipan niya ito, ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Oo, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, mula sa katawan ng isang berhen, ng berhen si Maria, bilang binhi ng babae, tayo ay may likas na pagkamakasalanan, subalit si Jesus ay walang likas na pagkamakasalanan. Ang makasalanang DNA ng tao, si Jesus ay walang likas na kasamaan sa kanyang katawan. Si Jesus ay dumating bilang isang matuwid na tao mula pa sa pasimula. Tayo ay dumating bilang makasalanan, ngunit si Jesus ay dumating bilang matuwid. Kaya nga, dahil sa ang Diyos ay naging tao, walang likas na kasamaan kay Jesus. Noong tayo ay isinilang, tayo ay mga anak ni Adan na kabilang sa lumang nilalang, at tayo ay ipinanganak bilang mga makasalanan. Ngunit si Jesus ay pumarito bilang isang ganap na tao. Siya ay dumating mula pa simula bilang isang bagong tao. Kaya't si Jesus ay namuhay sa isang matuwid na pamumuhay sapagkat siya ay dumating bilang isang bagong tao, bilang isang matuwid na tao. Yan ang dahilan kung bakit siya ay karapat dapat magligtas sa atin. Talagang ginawa ni Jesus ang gawain ng bagong paglalang sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Tinapos niya ito. Sa Hebreo chapter 10,
Verse 19 at 20. Hebrew chapter 10, verse 19 at 20. Basahin po natin. Kaya mga kapatid, yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa santuario sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid ay sa kanyang laman. Dito, sinasabi, yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa santuario sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ang santuario na binabanggit dito ay hindi tumutukoy sa mga makalupang santuario. Hindi yung tabernakulo ang tinutukoy dito, hindi rin yung templo sa Jerusalem, kundi ang santuaryong ito ay tumutukoy sa makalangit na santuario, ang walang hanggang langit. Sabi dito, sa pamamagitan ng isang bago at buhay na daan, isang bagong daan. Ito ay isang bagong daan na hindi pa nakita dati. At ito ay isang buhay na daan. Ang ibig sabihin ng buhay na daan ay ito lang ang nag-iisang daan patungo sa buhay. Ito lang. Wala nang iba. Ngayon, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, binuksan ni Jesus ang isang bago at buhay na daan upang makapasok sa makalangit na santuario. Ganyan ang bagong paglikha. Subalit paano ba niya nakamit ito? Ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng katawan ni Jesus, sa pamamagitan ng tabing, sa makatuwid ay sa kanyang laman. Ito ay isang bago at buhay na daan kung saan pinunit ang katawan ni Jesus sa krus at siya ay pinarusahan sa krus sa halip na tayo. Sa halip na tayong tumanggap ng matuwid na paghatol ng Diyos, siya ang pinarusahan. Nagdanak siya ng kanyang dugo. Dito, sa pamamagitan ng tabing, sa makatuwid ay sa kanyang katawan. Kung titingnan mo ang templo ng Jerusalem at ang toldang tipanan, may dalawang kwarto sa loob. Ang una ay yung dakong banal at ang pangalawa ay yung dakong kabanal-banalan. Ang dakong banal ay ang lugar kung saan pumapasok at naglilingkod ang mga pari. Ito ang lugar na palaging pinupuntahan. Subalit sa dakong kabanal-banalan, isang beses lang papasok doon sa isang taon. At may tabing na nakaharang sa pagitan ng dakong banal at dakong kabanal-banalan. Itinataas ito mula sa ibaba at pagkatapos ay papasok ang punong pari at mananalangin habang iwiniwisik yung dugo. Ang dakong kabanal-banalan ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos sa langit. Ang dakong kabanal-banalan ay anino ng makalangit na santuario. Ngunit nang namatay si Jesus sa krus, sa Mark chapter 15 verse 38, binanggit na ang tabing sa templo ng Jerusalem ay nahati sa dalawa, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Pinunit ito ng Diyos. Kung ang punit ay mula sa ibaba, pataas, ito ay pinunit ng tao. Ngunit ang punit ay mula sa itaas, pababa. Ibig sabihin ay Diyos ang pumunit nito. Ngayon, nang mapunit ang tabing, ang mga nasa santuario ay malaya nang makakalabas-pasok. Sa halip na isang beses lang sa isang taon, ay malaya na. Nang si Jesus ay pumarito sa sanlibutan, ang Diyos ay nasa loob ng kanyang katawan, at ang makasalanan ay nasa labas ng kanyang katawan. Kaya't ang katawan ni Jesus ang nakaharang sa pagitan ng Diyos at ng makasalanan. Subalit ang katawan ni Jesus ay pinunit doon sa krus. Si Jesus ay dumanas ng pisikal na parusa, nagdanas ng hirap at sakit, dumanak ang kanyang dugo. Kaya't nabuksan ang daan papunta sa makalangit na santuario, sa dakong kabanal-banalan. Kaya nga sinasabing, ito ay isang bago at buhay na daan. Ito ay isang bagong bagay na kabilang sa bagong paglikha. Malinaw na binabanggit sa Biblia, kaya si Jesus ay isang bagong tao. Kung isipin mo ang mga bagay na may kaugnayan kay Jesus, ang dala ni Jesus sa isang bagong aral. Kaya nakasulat sa Mark chapter 1 verse 27, ano ito? Isang bagong aral? Ngayon, ang mga nakinig sa aral ni Jesus ay nakakita sa mga tanda na ginawa niya at nakinig ang kanyang tinuturo. At namangha sila na nagsasabi, ito ay bagong aral na mula sa isang may autoridad. Kaya kapag nagsasalita ang mga relihiyosong Hudyo at mga propeta, sinasabi nila, ganito ang sabi ng Diyos, ganito ang sabi ng Diyos. Subalit nagsasalita si Jesus na para bang nasa kanya ang pinakamataas na autoridad. Sa Matthew 5:21-22, narinig ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag kang papatay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa Matthew 5:27, narinig ninyo na sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo,
Ngunit sinasabi ko sa inyo, si Jesus ay nagsalita sa pinakamataas na otoridad. Hindi ba't binibigyan din niya sa kanyang mga salita na siya mismo ang Diyos? Sa John chapter 6 verse 48, ako ang tinapay ng buhay. Sa 11:25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sa 14:6, ako ang daan, katotohanan at buhay. Sinabi ni Jesus, ako ang buhay. Walang makapagsasabi ng ganyan. Subalit sinabi ni Jesus, ako ang buhay. Ako ang daan, katotohanan at buhay. Sa Hebreo chapter 9 at chapter 12, sinabi na si Jesus ang tagapamagitan sa bagong tipan. At sa Lucas 5:37-39, ang bagong alak ay dapat ilagay sa mga bagong sisidlang balat. At walang sino mang matapos uminom ng alak na laon ay magnanais ng bago. Bagong alak, sinabi ni Jesus, bago. Kapag nagsasalita si Jesus, paulit-ulit at patuloy na maririnig ang mga salitang bago. Marahil ay alam na ninyo ang John 13:34-35, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko, na kayo ay magmahalan sa isa't isa. Kung paano minahal ko kayo, magmahalan kayo sa isa't isa. Ang sampung utos sa lumang tipan ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Pag-ibig, ang diwa ay pareho. Subalit sinabi ni Jesus na ito ay isang bagong utos. Kung paanong minahal ko kayo. Kaya tinupad ni Jesus ang lahat. Kaya sa ikalawang hari, chapter 2 ng lumang tipan, si Eliseo ay gumawa ng maraming himala. Ngunit sa Jericho, sa lupain ng Jericho, maganda ang lupain ng Jericho. Ang lupa ay mabuti. Subalit ang mga punong kahoy ay natutuyo dahil yung tubig ay hindi mabuti. At ang mga bunga ay hindi nahihinog at nahuhulog dahil sa ang tubig ay hindi mabuti. Kaya paano ito inayos ni Eliseo? Inutusan ni Eliseo ang mga tao na kumuha ng isang bagong sisiplan. Kinuha niya ang bagong mangkok at nilagyan ito ng asin. At pumunta siya sa pinagmumula ng tubig at isinaboy ito. At himala, ang mga punong kahoy na natuyo ay namunga ng marami. Ngunit, bakit siya naglagay ng asin sa bagong mangkok? Sino ba ang bagong mangkok na tinutukoy dito? Itong bagong mangkok ay tumutukoy, sumisimbolo kay Jesucristo. Si Jesucristo ay pumarito at tinupad ang bagong paglikha ayon sa plano ng Diyos. Ang plano ng bagong paglikha ay sa pamamagitan ng bugtong na anak. Ito ay paunang pagsasabi na sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo ay ibibigay ang buhay at masaganang bunga sa mga taong naligtas. Ipinakita ito sa atin ang pauna. Kaya tinapos na ni Jesus ang bagong paglikha. Ngayon, sa panig ng tao, ano po ang dapat nating gawin? Kailangan nating magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Maliligtas tayo kung mananampalataya tayo kay Jesus na tagapagligtas at sa Ebanghelyo na kanya nang tinapos. Nang matanggap natin ang kaligtasan, ang mga nakay Adan at nasa labas ni Kristo ay nakapasok kay Kristo. Nakarating kay Kristo. Ang mga nakay Kristo ay kabilang sa bagong nilikha. Kaya nga tinatawag na bagong nilalang. Subalit, ang lahat ng nasa labas ni Jesucristo at na kay Adan ay lumang bagay. Mga lumang bagay. Tingnan natin sa Ecclesiastes chapter 1. Buksan po natin sa Ecclesiastes chapter 1 verse 8. Babasahin ko po mula verse 8 hanggang 10. Lahat ng mga bagay ay nakakapagod, higit sa masasabi ng tao. Ang mata sa pagtingin ay hindi nasisiyahan, ni ang tainga sa pagkikinig ay walang kabusugan. Ang nangyari ay siyang mangyayari at ang nagawa na ay siyang gagawin. At walang bagong bagay sa ilalim ng araw. May bagay ba na masasabi tungkol dito? Tingnan mo, ito ay bago. Ganyan na yan sa nauna pa sa ating kapanahunan. Dito, dalawang beses na sinabi, walang bago. At walang bagong bagay sa ilalim ng araw. May bagay ba na masasabi tungkol dito? Tingnan mo, ito ay bago.
Bakit niya sinabi ito? Kung titingnan natin, hindi ba't marami nang makikita ang bagong bagay sa mundo na wala naman noong unang araw? Mayroong refrigerator, eroplano, submarine, cellphone at marami pang iba na wala naman noon. Kaya gaano karaming bago ang lumalabas magpahanggang ngayon? Dahil sa ito ay isang mabilis na nagbabagong henerasyon. Hindi ba't patuloy na naglalabasa ng mga makabagong bagay na wala naman noon? Kaya nga, bakit isinulat sa Biblia ang ganito? At walang bagong bagay sa ilalim ng araw. May bagay ba na masasabi tungkol dito? Tingnan mo, ito ay naging bago? Ito ay bago? Opo, anumang bagay na kabilang sa una at lumang nilikha ay hindi maituturing na bago. Ang mga eroplano, submarine, at lahat ng bagay na wala noon ay patuloy na lumalabas. Ngunit ang mga bagay na ito ay ginawa gamit ang mga bagay na kabilang sa unang nilikha sa mundo. Hindi ito bago. Tanging ang gawang ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo na bugtong na anak ang maituturing na bago. Yan ang bagong paglalang. Kaya't nang maligtas tayo, mula sa labas ay pumasok tayo kay Kristo. At nang maligtas tayo, ang mga tinubos ay naging kabilang sa bagong paglikha. Kaya ang naligtas ay bagong nilalang. Sa 2 Corinto chapter 5 verse 17, kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo ang lahat ay naging bago. Nang tayo ay naging isang bagong nilalang, tayo ay bago sa paningin ng Diyos. Ang lahat ng bagay na kabilang sa luma ay hindi pwedeng matawag na bago. Kaya nga ang 2 Corinto chapter 5, 17 ay pwede lang ba sa ilang tao? Hindi po. Ito ay kasabihan para sa lahat ng tao. Sa anumang edad, sa anumang bansa. Ibig sabihin, lahat ay dapat na magkaroon ng ganitong karanasan. Hindi ito espesyal na karanasan. Ito ay isang bagay na nararanasan ng lahat ng naligtas. At kahit yung mga hindi paligtas, dapat nilang malaman kung ano ang bagong nilalang. Dapat silang magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo upang maging bagong nilikha. Kaya nga paulit-ulit na sinasabi sa bagong tipan na nahati ang mga tao sa dalawa, mga mananampalataya at hindi. Silang lumang nilalang at silang bagong nilalang. Silang nasa labas ni Kristo at silang nakay Kristo. Mayroong malinaw na kaibahan. Mayroong malinaw na pagkakaiba. Ang mga nasa labas ni Kristo at ang mga nakay Kristo. Ang mga lumang nilalang at ang bagong nilalang. May malinaw na pagkakaiba. Mga kapatid, kapag binabanggit mo sa iba ang tungkol sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sinasabi nila, hindi ba't ito isang bagay na mga espesyal na tao lang ang nakakaranas? Hindi po, sapagkat bawat isang nakay Adan ay nasa labas ni Kristo. Dapat niyang maranasang maging bagong nilalang. Kailangan niyang maranasan yung pagtubos. At ang katubusan ay kailangang maranasan ng lahat ng tao. Kaya nga patuloy na hinahati ng Biblia ang mga tao sa dalawa. Nais ko pong ipaliwanag sa inyo ito. Una ay mga hindi mananampalataya at pangalawa ay mga kabilang sa bagong nilikha. Hindi ba't magkaibang magkaiba sila? Ang butil at ang iba ay parehong tingnan sa labas. Subalit, ang magkaiba ay kung mayroon bang buhay sa loob o wala. May mga tao rito na dumadalo sa iglesia. Ang iba ay naging bagong nilikha sapagkat naunawaan nila kung paano maging bagong nilikha sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At naranasan nila ang katiyakan ng mga bagay sa tulong ng Banal na Espiritu. Subalit marami pa rin ang dumadalo lang sa iglesia subalit hindi pa nararanasan ito. May pagkakaiba sa pagitan ng trigo at iba. Sa Lucas chapter 15 verse 6, natagpuan ko na ang aking tupang nawala. May mga tupang nawawala at may mga tupang natagpuan. Sa Lucas chapter 14, may mga taong tumanggi sa piging at may mga taong naanyayahan na dumalo sa piging. At sa Mateo chapter 25, may matatalinong berhen na sinalubong ang lalaking ikakasal at mayroon ding mga hangal na berhen na hindi nakatagpo ang lalaking ikakasal. Ang Biblia ay naglalahad ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga hangal at matalinong berhen. Binanggit sa Matthew chapter 25 ang pagkakaiba ng mga kambing sa mga tupa.
ang kambing at tupa ay magkaibang magkaiba. At sa mga sulat sa Bagong Tipan, ang mga patay at mga nabubuhay, ang liwanag at ang kadiliman, ang dayuhan at ang kabilang sa sambahayan ng Diyos, ang mga anak ng kapuotan at ang mga anak ng Diyos, ang naliligaw at yaong natagpuan ng pastol, ang mga kaaway at ang mga kabilang sa Diyos, ang mga nasa labas ni Kristo at ang mga nakay Kristo, ang mga kabilang sa lumang nilikha at ang mga kabilang sa bagong nilikha. Ang Biblia ay patuloy sa pagbukod. Kung ipagpapatuloy ko ang pagsasalita tungkol dito, hindi tayo matatapos. Tama po ba? Ngayon, ang kapalaran ng dalawang ito ay habang buhay na magkahiwalay. Kaya sa Ebanghelyo ni Mateo, chapter 24, pagdating ni Jesus ay mayroong mga maiiwan at mayroong mga kukunin. May maiiwan, mayroong kukunin. Magkaiba ang walang hanggang patutunguhan. May parehong muling pagkabuhay, subalit ang isa ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan at ang isa ay tungo sa pagkabuhay na muli tungo sa buhay. Merong langit at impyerno. Oo, sila ay habang buhay na magkakahiwalay. Ang dahilan kung bakit sinasabi ko ito sa inyo ay dahil sa meron tayo ngayong summer retreat. Kailangan nating siguruhin ang ating sariling pananampalataya at kailangan nating pag-isipang mabuti kung gaano kahalaga ang pagkakataon na gumawa para sa bagong paglikha. Ang mahalaga ay makapasok ang bawat tao kay Kristo. Kailangan nating mabago mula sa lumang nilalang tungo sa bagong nilalang. Mga kapatid, ang maging bagong nilalang ay isang malinaw at tiyak na karanasan. Sinasabayan ito ng isang makapangyarihang panloob na pagbabago. Kaya nga ipinaliwanag ang kaligtasan na may paghahambing sa paglikha, kapanganakan, muling pagkabuhay at sa iba pang mga dakilang bagay. Dahil sa ang dakilang paglikha, gaano ba kalaking bagay ang maipanganak? At gaano ba kamanghamangha ang muling pagkabuhay? Kaya ang kaligtasan ay isang malinaw at tiyak na karanasan. Yamang ito ay inilalarawan sa pamamagitan ng mga gayong espesyal na salita. At ito ay isang tiyak na panloob na pagbabago. Dito sa Bagong Tipan, ay maraming beses na inihambing ang kaligtasan sa paglikha. Ito ay sa chapter 2 ng Efeso. Chapter 2. Efeso chapter 2, verse 10. Efeso chapter 2, verse 10. Basahin po natin ang sabay-sabay. Sapagkat tayo ay kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Dito, kanyang pinakamahusay na gawa. Pinakamahusay na gawa, ibig sabihin ay obra maestra. Isang obra maestra. Ngayon, kung magpapagawa ka ng sining sa isang mahusay na iskultor, magbibigay ka ng bato at kinalaunan ay matatanggap mo ang isang mahusay na gawa, di ba? Sa parehong paraan, iniligtas tayo ng Diyos at hinuhubog niya tayo. Kung ipagkakatiwala natin ang ating buhay sa Panginoon, gaano kahusay na huhubugin ito ng Diyos? Isang mahusay na gawa. Ang problema ay ayaw natin itong ipaubaya sa Kanya. Sinasabing mahusay na gawa. Dito, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Dito, makikita ang salitang nilalang. Ito ay kaparehas ng orihinal at ng English word na created. Ito ay isang espesyal na salita. Oo, ang pagliligtas sa atin ay paglikha. Sa Efeso, chapter 4, verse 22 at 24. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa at magbago sa spirito ng inyong pag-iisip at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao
na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan, merong luma at bagong pagkatao. Ang lumang pagkatao ay kabilang sa unang nilalang, at ang bagong tao ay kabilang sa bagong nilalang. Ang bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, magbihis ng bagong pagkatao na bagong nilalang. Gaya sa Efeso chapter 2 verse 10, ginamit ang parehong salita dito na nilalang. Ginamit dito ang salitang pagdalang sapagkat ang kaligtasan ay napakadakilang bagay. Ano ba ang pagdalang? Noong wala pang mga bagay, sinabi ng Diyos magkaroon at nagkaroon. Mula sa wala ay nagkaroon. Sa parehong paraan, ang pagliligtas sa atin ay tinatawag na paglalang, paglikha. Ibig sabihin ay nagkaroon tayo nang wala naman dati. Tama? At ikinukumpara din ng Biblia ang kaligtasan sa kapanganakan. Kaya sa John chapter 3 verse 3, sumugot sa kanya si Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Ipanganak na muli. Muli. Ito ang pangalawang kapanganakan. Ang kapanganakan din ay mula sa wala. Mula sa wala nagkaroon. Kung titingnan sa Titus chapter 3 verse 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Makikita dito ang mga salitang muling kapanganakan at pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Opo, kapanganakan. Hindi lamang kapanganakan, kundi pati na rin pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Napakalinaw na ang banal na Espiritu na wala noon ay pumasok, at dahil sa pagpasok ng banal na Espiritu ay naging bago at bagong nilalang. Oo, ang aking kaligtasan ay tungkol sa kapanganakan, tungkol sa paglikha, tungkol din dito sa pagkabuhay na muli. Kung titingnan mo sa Roma chapter 6 verse 4, na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Si Kristo ay muling binuhay mula sa mga patay. Ito ang muling pagkabuhay. Na kung paanong si Kristo ay muling binuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. Oo, binigyan ako ng buhay na wala sa akin dati. May panibagong buhay. Kaya nga nabubuhay tayo ngayon sa panibagong buhay na ito. Dapat nating malaman na itong kaligtasan ay isang napakalinaw na karanasan. At walang duda, tiyak at sigurado na magkakaroon ng panloob na pagbabago, sapagkat mayroong nilikha sa loob na wala naman dati. Bakit? Ginamit ang salitang paglalang sa Biblia. Isinulat ito sa salitang ipinanganak. At gaano ba kadakila ang muling pagkabuhay? Imposible para sa isang patay ang mabuhay, di ba? At ang kaligtasan? Ang kaligtasan ito ay kaagad at madalian. Kaya't may malinaw na oras. May oras na nangyari ito. May nasa labas at nasa loob ni Kristo, di ba? Kung pag-uusapan natin ang tungkol sa mga nasa loob at nasa labas, tiyak na may punto ng oras kung kailan pumasok siya sa loob kay Kristo. Kung ang lumang nilalang ay naging bagong nilalang, merong punto kung kailan pumasok siya at naging bagong nilalang, di ba? Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Ang ibig kong sabihin, kung mayroong pagkakaiba sa pagitan ng luma at bago, merong punto o oras kung kailan nabago ang luma at naging bago. Opo, ito ay isang agaran at madali ang karanasan. May malinaw na punto. Kung titingnan sa Genesis chapter 1 verse 3, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Ito ay patungkol sa paglikha. Ito ay tiyak na nangyari. Ang paglikhang ito ay inihambing sa ating kaligtasan. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6, 2 Corinthians chapter 4 verse 6, Second Corinthians chapter 4 verse 6, sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesu Kristo.
Ang paglikha sa liwanag na binanggit sa Genesis chapter 3 ay iniahambing sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ang ating kaluluwa at puso ay nasa gitna ng kadiliman. Subalit, sumilay ang liwanag sa kadiliman. Si Jesus, ang tagapagligtas. At ang banal na Espiritu ang nagpaunawa sa ating puso ng katubusan na nakay Kristo Jesus. Di ba? Ngayon, ang gusto kong sabihin na ito, kung titingnan ninyo ang paglikha, magkaroon ng liwanag. Sa loob ba ng ilang buwan? Una, ang ilaw ay malabo at pagkaraan ng ilang taon ay naging maliwanag. Hindi po ganito ang sinasabi dito. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Kaagad na nagkaroon ng liwanag. Nagkaroon kaagad. May tiyak na punto at panahon. Ang lahat ng mga bagay sa loob ng 6 na araw na paglikha ay nangyari ng agaran at madalian nung mag-utos yung Diyos. Nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, kaagad, agaran at madalian. Sa parehong paraan, ang bagong nilalang sa ating kaluluwa ay may malinaw at agarang punto. Bakit? Sapagkat ito ay inirintulad sa paglikha. Kasabay nito, sa bagong tipan, ipinakita sa atin ni Jesus ang tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng himala. Kung titingnan mo ang mga himala ni Jesus, ang mga ito ay agad na nangyari. Halimbawa, gaano ba katagal naging alak ang tubig? Sinabi sa kanila ni Jesus na punuin ng tubig ang tapayan at kinuha nila iyon at dinala sa pinuno ng handaan. Nang sandaling kunin ng mga lingkod ang tubig upang dalhin sa pinuno ng handaan, ang tubig ay kaagad na naging alak. Naging alak kaagad. Ang himala ng 5 tinapay at 2 isda na nagbigay ng tunay na kagalakan sa ating mga kaluluwa ay nangyari din kaagad pagkatapos basbasan ni Jesus ang tinapay at ibigay sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa 1 lumpo, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At siya ay kaagad na tumayo at humayo sa kanyang bahay. Pinagaling din niya kaagad ang 1 kitongen. Sa John chapter 9, nang makita niya ang 1 bulag na lalaki, dumura siya sa lupa at gumawa ng putik mula sa dura. At humayo ka, maghugas ka sa tubig ng Siloam. At kaagad siya nakakita. Sinabi niya sa kanya, talita kumi doon sa 1 bata. Na kahulugan, munting bata, bumangon ka. Kaagad bumangon ang batang babae at nagpalakad-lakad. Ang lahat ng himala na ginawa ni Jesus ay anino ng pagtubos na nagliligtas sa ating kaluluwa. Ito ay mga pangyayaring kaagad na naganap. Pero bakit nyo iniisip na hindi kaagad nangyayari ang kapatawaran ng kasalanan at pagpasok ng banal na Espiritu? Kung paano ng kaganapan ng paglikha ay mayroong agaran, madalian at tiyak na punto, ang kaganapan ng ating pagtubos ay dapat ding magkaroon ng 1 tiyak at madali ang punto. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako nga iyon na kumakausap sa iyo. Sa sandaling sinabi ni Jesus sa kanya na siya ang tagapagligtas, ang babaeng Samaritana ay kaagad naniwala, di ba? At sa mga Gawa 16, si Apostol Pablo ay nangaral sa mga babaeng nagtipon sa ilog ng Pilipos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Ang Espiritu Santo ang tumulong sa kanya na makinig sa salita ng Ebanghelyo. Tumulong kay Lydia. At binuksan ang kanyang puso upang maniwala kaagad. At nang ang punong bantay ng bilangguan at ang kanyang sambahayan ay naligtas, ayon sa Biblia, ipinangaral ni Pablo sa kanila ang Ebanghelyo ng gabing iyon at sila ay naligtas ng oras na iyon. At ang kanyang buong sambahayan ay nabautismuan sa mismong araw na iyon. Ito ay madali ang nangyari. Tingnan natin sa Colossians chapter 1 verse 6. Colossians chapter 1 verse 6. Basahin natin ang sabay-sabay. Na dumating sa inyo, gayon din naman, kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo, mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Mula ng araw na inyong maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan, merong araw na naunawaan natin ang biyaya ng Diyos.
ang oras na kagad na tayo ay naliwanagan. Hindi ito para sa mga espesyal na tao lamang, kundi para sa lahat ng nakaranas nito. Oo, maaari mong makalimutan ang araw, subalit malinaw sa atin ang karanasang ito. Ang karanasang ito ay walang duda ang totoo. Hindi ito ginawa upang bigyang diin ang araw ng kaligtasan, ngunit salib ay upang bigyang diin ang karanasan ng kaligtasan. Sa Lucas chapter 13 verse 24, sinabi niya sa kanila, "Magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan." Mayroong pintuan at kung papasok ka, ikaw ay nakapasok na sa pintuan. Tama ba? Wala bang punto o oras ng pagpasok sa pinto? Mayroong malinaw na punto sa oras. Kaya nga sa Biblia, ang mga salitang noon, pagkatapos, at ngayon ay nakasulat ng paulit-ulit. Halimbawa, sa 1 Pedro chapter 2 verse 10, noon ay hindi kayo bayan, ngunit ngayon ay bayan kayo ng Diyos. Noon ay hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayon ay tumanggap kayo ng habag. Sa 1 Pedro chapter 2 verse 10, dalawang beses itong inulit, noon, ngayon. At sa Efeso chapter 5 verse 8, sapagkat kayo ay dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Dati, ngayon. Kaya mga kapatid, sa tuwing nakakakita kayo ng ganitong pahayag sa Biblia, siyasatin niyo. Kung mayroong noon at ngayon, hindi ba't maliwanag na mayroong punto sa gitna? 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kaya ang mga naligtas na Kristiyano ay hindi na tagalabas, kundi tayo ay nasa Kanya, at tayo ay naging bagong nilalang. Hindi mga tao ng dating pagkatao, hindi luma, kundi bago. Tayo ay bagong nilalang na tumanggap ng bagong buhay sa pamamagitan ng pagkabuhay muli. Kaya nga dahil sa naginang bagong nilalang, merong maraming bagay na wala dati. Tayo ay binigyan ng bagong pagkakakilanlan, bagong puso at bagong pagkatao. Meron tayong bagong pamilya at bahay na matitirhan. Isang bagong daan ang ibinigay sa atin upang lakaran. Isang bagong pag-asa. Meron ding isang bagong hukuman na kung tawagin hukuman ni Kristo, na kung saan tatayo tayo upang tumanggap ng gantimpala ayon sa kung paano tayo namuhay pagkatapos ng kaligtasan. Meron din tayong bagong hari. Sino siya? Si Jesus. Sa ating nakaraan, marahil ay marami tayong hari. Sa iba, pera ang hari nila. At sa iba, maaring kaalaman ang hari nila. Subalit kung tayo ay naging bagong nilalang, mayroon na tayong bagong hari. Oo, si Jesus ang ating Panginoon at hari. Kasabay nito, meron tayong mga bagong kasamahan at bagong layunin sa buhay. Oo, nagkaroon tayo ng bagong misyon. Ang lahat ay naging bago. At ang mga bagong nilalang ay papasok sa bagong langit at bagong lupa. Mahalaga kung sino ang papasok sa bagong langit at bagong lupa. Ang mga bagong nilalang, sila lamang ang makakapasok sa bagong langit at bagong lupa. Ang mga bagong nilalang, sila lamang ang makakapasok sa bagong langit at bagong lupa. Kung pag-iisipan mo pa ng kaunti, binigyan ka din ng bagong pagkakakilanlan, di ba? So Roma chapter 5 verse 17, verse 19, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging matuwid. Kung tayo ay naligtas, hindi na tayo makasalanan. Sa mata ng Diyos, ang ating laman ay may likas na kasamaan at hindi pa rin ganap. Subalit tayo ay naging matuwid na, sapagkat naranasan natin ang bagong paglikha at kaligtasan. Ang mga naligtas ay itinuturing ng matuwid. Ang mga naligtas ay binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos.
Oo, tayo ay binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng karapatan na maging matuwid at maging mga anak ng Diyos. At nais niyang mamuhay tayo sa katuwiran bilang mga anak ng Diyos. Oo, binabago niya tayo upang maging matuwid na anak ng Diyos. Ang mga tao sa sanlibutan at ang mga taong palasimba ay mayroong maling akala. Iniisip nila na sila ay magiging matuwid sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap at paggawa ng mabuti. Ang katuwiran ay ibinigay ng Diyos sa mga sumasampalataya ng walang bayad at walang kapalit. At ang karapatang maging anak ay ibinigay. At ngayon ay tinuturing tayong matuwid, anak ng Diyos. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu na dumating sa atin, binigyan niya tayo ng isang bagong puso at bagong pagkatao na noon ay wala sa atin. Kaya sa Tito chapter 3 verse 5, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo, merong pagbabago ng Espiritu Santo. Ang Espiritu ay dumating sa atin. Sa 2 Peter chapter 1 verse 4, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan. Dahil ang Espiritu Santo ay dumating sa atin, tayo ay binigyan ng likas na kabanalan na tumutulad sa kabanalan. Tumutulad sa kabanalan ng Diyos. Tayo ay binigyan ng puso na wala sa atin noon. Kung titingnan natin ang uwak at ang kalapati pagkatapos ng baha ni Noe, si Noe ay unang nagpadala ng uwak, ngunit hindi ito bumalik. Sunod ay nagpadala siya ng kalapati. Ngunit ang kalapati ay hindi nakakita ng madadakuan ng kanyang paa, kaya nagbalik sa kanya sa daong. Mayroong lugar na mapagpahingahan na o madadakuan. Walang lugar na mapagpahingahan ang talampakan ng kanyang mga paa, kaya pumalik siya. Mula sa simula ay magkaiba na ang ugali ng uwak at ng kalapati. Ang mga ligtas ay hindi mamumuhay sa sanlibutan na gaya ng mga taong hindi ligtas. Saan sila bumabalik dahil sa walang lugar na mapagpahingahan? Sa espiritual na tahanan. Ang espiritual na tahanan na iglesia. Sila ay paulit-ulit na bumabalik sa iglesia, sa fellowship, sa mga brothers and sisters. Dahil walang lugar na mapagpahingahan. Walang lugar na mapaglagyan ang kanilang puso. Ang mga bubuyog at langaw ay talagang magkaiba. Ang mga langaw ay pumupunta sa mababahang lugar. Ang mga bubuyog ay naghahanap ng mabubungong bulaklak. Kung susubukan mong sanayin ng langaw na lumipad papunta sa bulaklak, susunod dito ng ilang beses pero babalik ulit sa mabaho. Kumusta naman ang mga bubuyog? Kung sila ay sinanay, pwede silang pumunta sa mabahong lugar ng ilang beses pero kinalaunan, babalik sila sa mabangong bulaklak. Tingnan natin sa Ezekiel chapter 36. Ezekiel chapter 36. Verse 25 at 26. Ezekiel chapter 36 verse 25 at 26. Ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo, kayo magiging malinis sa lahat ninyong karumihan, at lilinisin ko kayo sa lahat ninyong Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso, at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman, at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Ang punto dito ay, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Ang Espiritu Santo ay kailangang dumating. Ang Espiritu Santo ang nagpapaunawa sa katubusan. Ang Diyos na dumating sa puso ng mga tao. Magkakaroon ka ng bagong puso sa oras na dumating sa iyo ang banal na Espiritu. Isang pusong masunurin, isang pusong laman, at hindi isang pusong bato. Nagkaroon ka ng isang bagay na wala sa iyo dati. Noon ay wala sa iyo ang banal na Espiritu, subalit dumating sa iyo. Ang pusong bato ay naging pusong laman. Tinanggap mo ang pusong masunurin sa salita ng Diyos. Nagtanong ako dati sa ilang tao kung ano ang bagay na nagbago pagkatapos maligtas. At may nagsabi, si Jesus ay naging Panginoong Jesus. Si Jesus daw ay naging Panginoong Jesus. Sinabi niya, dati ay walang ingat ako nagsasalita tungkol kay Jesus, subalit ngayon, siya ay Panginoong Jesus. Opo, tama yan. Panginoong Jesus.
Paano natin pinasasalamatan ang pagliligtas niya sa atin? Minamahal natin si Jesus. Ito ang nagbago sa ating puso. Ikaw ay nagkaroon ng bagong pamilya. Tayo ay magkakapatid na mayroong iisang ama, ang Diyos. Bilang mga bagong nilalang na mula sa bagong pag-alang, tayo ay isang bagong pamilya. Kaya sa Efeso chapter 2 verse 19, kaya hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kapwa mamamayan ng mga banal at kaanib ng sambahayan ng Diyos. Ang ibig sabihin ng sambahayan ay pamilya. Noon, mga dayuhan tayo at banyaga. Subalit ngayon, tayo ay naging pamilya sa sambahayan ng Diyos. Sa Matthew chapter 12 verse 50, sino mang gumagawa ng kalooban ng aking ama na nasa langit ay aking mga kapatid na lalaki, babae at ina. Kaya't mayroon tayong isang bagong pamilya. Kaya yung mga hindi paligtas at hindi pa naging bagong nilalang ay hindi makakaunawa nito. Ikaw ay nagkaroon ng isang bagong bahay. Ang pamilya ay dapat na magkakasama sa isang bahay. Ito ang iglesia. Kaya nga, ang buo. Kaya nga sa unang Korinto, chapter 3 verse 9, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ang bukid ng Diyos at gusali ng Diyos na binabanggit ni Apostol Pablo sa kanyang sulat ay yung mga banal ng Korinto. Ang bukid ay ang lugar ng trabaho. Ito ang lugar ng trabaho kung saan kumikilos ang Diyos. At nang panahong iyon, ang mga banal sa Korinto at ang iglesia ang gusali ng Diyos. Ang Diyos ay nakatira sa kanyang bahay, kaya't ang Diyos ay nasa gitna ng mga ligtas na banal. Sa unang Timoteo 3:15, si Apostol Pablo ay nagpadala ng sulat kay Timoteo. Iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at saliga ng katotohanan. Ang bahay ay ang iglesia ng Diyos na buhay. Dito ay matibay na sinasabi na ang iglesia ay ang gusali ng Diyos. At nagkaroon din tayo ng isang bagong daan na dapat lakaran. Kung papasok tayo sa makipot na pintuan, kailangan nating dumaan sa makipot na daan, tama? Ang makipot na daan ay ang daan na kailangang tahakin ng mga banal. Sa detalya, kung pag-uusapan natin ang malawakan, nagkaroon tayo ng bagong landas na ayon sa kalooban ng Diyos na may pagsunod sa salita ng Diyos. Ito ay daan na wala sa atin noon, tama? Yung mga hindi ligtas ay hindi pwedeng lumakad sa daan yan. Nagkaroon din tayo ng isang bagong pag-asa, isang pag-asa na wala noon. Tingnan natin sa ikalawang Korinto chapter 5. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 1 to 5. Sapagkat nalalaman namin na kung mawasak ang aming tolda sa lupa, mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan, sapagkat dito kami ay dumaraing na nasasabik mabihisan ng aming makalangit na tahanan, upang kung mabihisan ng iyon ay hindi kami matagpo ang hubad, sapagkat habang kami ay nasa toldang ito, kami ay dumaraing na nabibigatan, hindi sa nais naming maging hubad, kundi nais naming kami mabihisan pa, upang may kamatayan ay dunukin ang buhay. Ngayon, ang naghanda para sa amin sa bagay na ito ay Diyos, na nagbigay sa amin ng Espiritu bilang paunang bayad. Sa ibang salita, ito ay tungkol sa katawan na ng pagkabuhay na muli. Bago ka naligtas, saan ka ba umaasa? Sa mga makamundong bagay? Bago ka naligtas, ano ang iyong pag-asa? Ano ang pag-asa na sa iyo? Magkaroon ng kondo? Magkaroon ng maraming kayamanan? Karangalan? Isang mabuti at komportableng buhay? Maaring umaasa ka sa maraming bagay. Pero nang maligtas ka, nagkaroon ka ng isang bagong pag-asa. Pag-asa sa muling pagkabuhay. Maraming kahirapan sa ating pisikal na katawan. Napapagod tayo pagkatapos magtrabaho mabuti. Nagigilty tayo sa Diyos dahil sa ating likas na kasamaan. At kahit na ayaw natin ay may mga masasamang bagay na biglang lumalabas sa isip natin, di ba? Kahit na gusto mong maging tapat sa Diyos, hindi ito nangyayari ng mabuti. Parang ganito, mayroong maraming kahirapan tayong nararanasan. Kaya sabi dito, kami ay dumaraing na nabibigatan. Dumaraing na nabibigatan. Kaya't mabuti bang hubarin ito at kaluluwa na lang ang matira? Hindi po ganyan. Hindi ito nais na hubarin ni Pablo, kundi isuot pa. Ninais niya ang katawan sa pagkabuhay na muli. Sa Biblia, ninais din ni David ang katawan sa pagkabuhay na muli. Sa Awit 17:14-15, mula sa mga tao sa pamamagitan ng iyong kamay o Panginoon ko, mula sa mga tao na ang bahagi ay buhay sa sanlibutang ito. Sabi dito, kapag ako'y gumising, aking mamasdan ang iyong anyo at masisiyahan.
aking mamasdan ang iyong anyo at masisiyahan. Ano ba ang anyo ng Panginoon? Ang katawan sa pagkabuhay na muli. Sa anyo ng Panginoon, makikita natin ang Panginoon ng mukhaan. Yan ang pag-asa. Magkakaroon ka ng isang bagong pag-asa pagkatapos magkaroon ng kaligtasan. Isang katawan sa pagkabuhay na muli. Ang pag-asa sa walang hanggang langit. At maging sa lupain ito, may pag-asa tayong mapalapit sa Diyos, na makilala pa ang Diyos at ang Biblia. Habang narito tayo sa mundo, gaano kagandang malaman na ang Diyos ay malapit na nating makita at mabubuhay tayo kasama niya magpakailanman. Nagkaroon ka ng pag-asa na dati ay wala sa iyo, tulad ng pag-asa na magamit ng Diyos. Hindi lamang yan, kundi nagkaroon din ng isang bagong paraan ng pamumuhay. Sa 2 Korinto chapter 5 verse 6 to 7, kaya't kami laging nagtitiwala, bagaman nalalaman namin na samantalang kami ay nasa tahanan sa katawan, kami ay malayo sa Panginoon sapagkat kami lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Sa verse na to, kami ay lumalakad sa pananampalataya. Naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo ay naging bagong nilalang sa pamamagitan ng pananampalataya sa katotohanan, sa ginawa ng Panginoong Yesus para sa atin. Gayun din, pagkatapos maligtas, mabubuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at mabubuhay sa pananampalataya. Bakit tayo binibigyan ng Diyos ng mga imposibleng sitwasyon? Upang subukin ang ating pananampalataya. Upang makita kung magtitiwala ba tayo sa Diyos. Sa tingin nyo ba, pwedeng bumagsak ang pader ng Jericho sa pamamagitan ng paglalakad ng palibot? Hindi, ito'y walang kabuluhan. Mukhang hindi ito uubra. Subalit, ito ang utos ng Diyos. Kaya't sumunod si Josue. Ano ba ang gustong makita ng Diyos? Gusto niyang makita ang kanilang pananampalataya. Siyempre, ang pagguho ay mula sa kapangyarihan ng Diyos. Gusto niyang makita ang kanilang pananampalataya. Ang punto, ang daan sa panibagong buhay ay pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang mga taong ligtas ay nabubuhay sa pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Ang nakikita natin sa paligid ay maaaring iba sa sinasabi ng Biblia. Ang nakikita natin ay pwedeng iba sa Biblia. Maaaring iba ang nakikita natin. Ngunit ang lumakad ayon sa nakikita ay gawain niya ng dating pagkatao. Mga makamundong tao, ang taong ligtas ay nagtitiwala sa Diyos sa kanyang salita at pangako. Ganito ang paglakad sa panibagong buhay. At ang mga ligtas ay may bagong hari. Sa verse 8, kaya't kami ay nagtitiwala at nasisiyahan na mapalayo sa katawan at mapa sa tahanan kasama ng Panginoon. Mayroong mapa sa tahanan kasama ng Panginoon. Sa verse 9, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. 2 Corinthians chapter 5 verse 9. Ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Meron tayong bagong hari. Tayo ay naging isang taong naglilingkod sa bagong hari. Bago tayo naligtas, naglilingkod tayo sa Diablo na namumuno sa mundong ito. Aminin man natin o hindi, ang pinuno ng mundong ito ay Diablo. Naglingkod tayo sa kanya na hindi namamalayan. Subalit nang tayo ay maligtas, nagkaroon tayo ng isang bagong hari, si Jesus. Kaya nga, sa mga gawa, chapter 2, verse 36, ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ginawa niya siyang hari at tagapagligtas. Siya ang ating tagapagligtas at kasabay nito ay hari. Kaya sa unang Korinto, chapter 12, verse 3, si Jesus ay Panginoon. Wala makapagsasabing si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kung wala ang banal na spirito sa loob mo, hindi mo maituturing si Jesus bilang hari mo. Hindi mo magagawang mabuhay na kasama si Jesus bilang hari. Tunay na sila lamang na tumanggap ng kapatawaran ng kasalanan ang makapaglilingkod kay Jesus bilang hari. At nagkaroon din ng bagong dahilan at bagong layunin sa buhay. Nagkaroon ng bagong layunin sa buhay. Verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin
Sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Pasensya na po, sabi ko, basahin natin. Subalit, binasa kong mag-isa. Dahil wala na po tayong sapat na oras. Dito sa verse 15, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya, para kay Jesus, na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ang layunin ng ating buhay ay para na sa Panginoon. Tayo ay nabubuhay para sa Panginoon, para sa ating hari. Sa 1 Corinto 10:31, kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Lahat, ang lahat. Noong nakaraan, nabubuhay tayo para sa ating sarili. Kung palalawakin ng konti, maaaring para sa pamilya. Ang isang taong may mataas na adhikain ay nabubuhay para sa bansa. Ang isang taong mas malaki ay maaaring mabuhay para sa siguradad ng mundo. Subalit ngayon, ang mga kabilang sa bagong nilalang ay nabubuhay para sa kapakanan ni Jesus na nagligtas sa akin. Ang isang malinaw na layunin na mabuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon ay nabuo. O isang buhay na nakasentro sa Panginoon upang bigyang lukod ng Panginoon. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ni David at Goliath? Nabuhay si David para sa Panginoon, samantalang si Goliath ay nagsarili. Ayaw ng Diyos na magsarili tayo. Ang isang taong kabilang sa bagong nilikha ay mayroong bagong hari na kailangang paglingkuran, kanyang pinaglilingkuran. Pinaglilingkuran natin ang Panginoon sa mundong ito at sa langit ay makakasama natin siya magpakailanman. At kung gayon, saan ka kumukuha ng lakas upang maglingkod sa Kanya? Ano ba ang nagpapatakbo sa iyong buhay? Ano ba ang nagpapakilos sa iyo? Saan ka ba kumukuha ng lakas? Ito ay sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi sa verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Bakit pag-ibig ng Diyos? Tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, ay nabubuhay tayo para sa Panginoon. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, lumalayo tayo sa kasalanan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinapatawad natin at minamahal natin ang mga kapatid. Tayo ay naglilingkod ng tapat dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pumupunta tayo sa mainit na summer retreat, nagpapawis at nagpapagal na mabuti. Tama ba? Kahit na dumating ang kahirapan, hindi ba natin dinadaig? Ang pag-ibig ng Diyos ang nagpapakilos at humihimok sa atin. Ang Panginoon ay nagbibigay ng panibagong lakas sa mga taong nabubuhay sa pag-ibig. Sabi sa Isaiah 40 verse 31, ngunit silang lahat, silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Ang pag-ibig ng Diyos ang umaakit sa mga tao. Ang isang walang pusong tao na kagaya ng magnanakaw na ipinako sa krus ay natunaw sa pag-ibig ni Jesus, di po ba? Hindi ba't ang babaeng Samaritana na may anim na asawa ay bumagsak din dahil sa pag-ibig ni Jesus? Dahil sa pag-ibig. Maging ang isang taong deboto at tapat sa Judismo na kagaya ni Pablo, nang matuklasan niya na si Jesus ay tagapagligtas, na si Jesus ay namatay para sa kanya, si Apostol Pablo ay bumagsak sa isang iglap at kaagad na naging mangangaral ni Kristo, pag-ibig. Kaya't nagkaroon ng isang bagong layunin sa buhay natin na wala naman noon. Oo, nagkaroon din ng bagong pananaw sa buhay. Sa 2 Corinto chapter 5 verse 16, kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Bagaman kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakilala. Ano ang nakikita mo sa mga tao bago ka naligtas? Ang una mong nakikita ay ang kanyang panlabas na itsura. May kasabihan nga tayo, kung maganda ka, patatawarin ang lahat. Patatawarin ba ang lahat kung maganda siya? Ang batayan ay itsura. Sa tingin nila, ang itsura ang pinakamabuti sa lahat.
At sa kanilang pag-iisip ay hinuhusgahan nila ang tao batay sa kanyang background, kaalaman, kasikatan, kapangyarihan, at yaman. Subalit pagkatapos maligtas, hindi na tayo tumitingin sa tao ayon sa laman. Paano na tayo tumitingin? Ngayong kabilang na tayo sa bagong nilalang, mayroon tayong bagong mga mata. Nagkaroon ng bagong pamantayan. Ano yon? Pamantayan na ayon sa Biblia. Nagkaroon ng bagong pamantayan sa pagtingin sa mundo. Kung magsusuot ka ng pulang salamin, ang makikita mo ay kulay pula. Kung magsusuot ka ng blue, ang lahat ay kulay blue. Tumitingin tayo sa mundo gamit ang salamin na kung tawagi Biblia. Nagkaroon ng isang bagong mata na kung tawagi Biblia, isang bagong pamantayan ang nabuo. Kaya nga, dahil sa tumitingin tayo sa pamamagitan ng mga mata ng Biblia, nakikita natin na ang tao ay mas importante kaysa bagay. At nakatingin tayo sa kaluluwang nasa loob kaysa mga panlabas na itsura. Gaano man kamakasalanan ng tao, pinapahalagahan natin ang kaluluwa sa loob niya. Nagbago. Kapag tumitingin tayo sa mga tao, ang evaluation criteria ay kung ligtas ba siya o hindi. Gaano man siya katagumpay sa mundo, kung hindi siya ligtas, wala siyang halaga sa paningin ng Diyos. Ang babaeng Samaritana ay isang babaeng naghihintay sa Mesiyas. Kahit na nabubuhay siya sa kasalanan, ipinakita niya ang kanyang sarili sa babaeng naghihintay sa Mesiyas. Iba ang pananaw ng Diyos. Hindi ba't iba na rin ang sa atin? Ngayon ay tumitingin tayo sa pamamagitan ng pamantayan na tinatawag na Biblia. Kung titingin ako sa tao batay sa kanilang pisikal o panlabas na anyo, kasalanan nito bilang isang Kristiyano. Kaya sa Santiago chapter 2 verse 3, kapag may pumunta sa iglesia na maganda ang bihis, maupo ka rito. At kapag dukha ang pumasok, tumayo ka riyan. O maupo ka sa ibaba ng tungtungan ng aking paa. Sa madaling salita ay hindi pinapahalagahan. Sinasabi sa atin ang Biblia na umibig. Ngunit hindi ba ninyo nilalabag ang kautusan ng Diyos? Dapat nating alalahanin na nagpakita ang Diyos kay Moises sa mababang punong kahoy. Ang punong kahoy ay hamak, ngunit pinapahalagahan natin ito sapagkat ito'y iniligtas na buhay. Kahit na hamak ang panlabas na itsura, gaano ba kahalaga ang isang taong may buhay? Ang isang taong naligtas ay napakahalaga. May sakit man sila o dukha, kahit na wala silang pag-aari, kailangan natin silang pahalagahan sapagkat sila ay ligtas. At mayroon ding bagong layunin at bagong nilikhang gawain. Sa 2 Corinto chapter 5 verse 18 to 20, babasahin ko. Lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo ay pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Kaya kami ay mga sugo para kay Kristo. Ngayon, ang mga taong kabilang sa paglikha na naging bagong nilalang ay binigyan ng bagong gawain, bagong misyon, di po ba? Dito, sinasabi na ipinagkasundo muna tayo sa Diyos. At pagkatapos ay ipinagkatiwala niya ang ministeryo ng pakikipagkasundo sa mga taong naipagkasundo na. Ang Diyos na nagbigay sa atin ang ministeryo ng pakikipagkasundo, ipinagkatiwala rin sa atin ang salita ng pakikipagkasundo. Una, dapat muna tayong maipagkasundo sa Diyos. Binigyan niya ng titulo ang taong pinagkasundo ng bagong gawain. Binigyan siya ng bagong misyon. Ano ba ang salita ng pagkikipagkasundo? Ang Ebanghelyo. Ipinagkatiwala sa atin ang Ebanghelyo. Sa verse 20, kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo. Upo, hindi lamang tayo mga mangangaral kundi sugo din. Kaya kung tayo ay nangangaral sa iba sa pamamagitan ng sermon o personal na pakikipag-usap, ginagawa natin ito bilang sugo. Tayo ay mga sugo kay Kristo. Hindi ba't ito ay napakadakilang posisyon? Kung ang isang tao ay pupunta sa ibang bansa bilang embahador ng presidente,
siya pwedeng kumilos ayon sa ninanasa niya. Ipinadala ng Diyos si Jesus bilang misyonaryo sa sandibutan ito. At ang mga sumampalataya sa ebanghelyong tinapos ni Jesus ay isinusugo bilang misyonaryo para sa ibang mga tao. Kaya dapat ay huwag nating kalimutan na tayo ay mga sugo ni Kristo. Sinasabi sa Juan 20:21, kung paanong isinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin kayo. Sinabi ni Jesus, sinusugo ko rin kayo. Tayo na may kapayapaan kay Jesus ay mga sugo. Pwede niyo ba akong sabayan? Mga sugo kay Kristo. Mga sugo kay Kristo. Sabay po tayo, mga sugo kay Kristo. Mga sugo kay Kristo. Pag-isipan po natin ito. Gaano ito kamangha-mangha? Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng napaka-importante at seryosong misyon. Kaya tayo ang nangangaral sa lugar ni Jesus. Nang ipangaral ni Pablo ang Ebanghelyo, ginawa niya ito bilang isang sugo. Ginagawa rin natin ang kaparehong gawain. Ang summer retreat ay ginagawa natin para kay Kristo. Ang mga bagay na hindi nagmumula sa lumang pagkatao, kundi sa bagong nilikha ng Diyos. Ginagawa natin ang kamanghamanghang bagay. Kaya hindi ba natin ito gagawin? Kahit na tayo ay may mga pagdurusa. At isang bagay pa, mayroong hukuman ni Kristo. Sa 2 Corinto chapter 5 verse 9, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Sa verse 10, basahin po natin, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. Ibig sabihin, tayong lahat ay tatayo sa hukuman. At lahat ng mga bagay ay ihahayag. Ang mga tao ay namumuhay sa lumang pagkatao ay tatayo sa harapan ng malaking tronong puti. Dito, magpapasya kung gaano kalaki ang hatol na matatanggap sa impyerno, sa tronong puti. Nakasulat po ito sa Apokalipsis chapter 20. Ngunit ang mga Kristiyano ay hindi hahatulan doon. Bakit? Kasi ang ating pangalan ay nakasulat sa Aklat ng Buhay. Merong ibang paghatol para sa atin. Ito ang hukuman ni Kristo. Hindi ito mangyayari sa hukuman. Sa talatang ito, ang hatol ay bema sa Greek. Ito ang sinaunang gantimpala sa mga mananakbo na nanalo sa paligsahan. Ito ay paghatol para sa gantimpala. Maliit man o maliit at malaking kaluwalhatian. Tatayo tayo sa harapan ng hukuman ni Kristo. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. O ang lahat ng mga bagay bago ang kaligtasan ay lumipas na, subalit mayroong nagsasabi, kung ganun, hindi ko na kailangan magbayad ng utang? Huwag po tayo magkaroon ng maling pangunawa. Hindi po ito tungkol sa utang. Ang utang ay sa pagitan ng tao, kaya't kailangan mong magbayad. Subalit ang Diyos ay hindi nakatingin sa mga bagay bago ang kaligtasan. Hindi niya binibilang ito. Pero binibilang niya ang mga bagay na ginawa natin pagkatapos ng kaligtasan hanggang sa tumayo tayo sa harapan ng Diyos. Huwag po tayo magkaroon ng maling pangunawa na ang buhay pagkatapos ng kaligtasan ay hindi binibilang ng Diyos, na pwede na natin gawin ang kahit na ano. Ito po ay maling pangunawa. Bibilangin ito. Ano ba ang sinasabi sa Biblia? Upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Opo, hindi ito tungkol sa moral na bagay. Ang pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay ang mabuti. At ang masama ay kung hindi ka mamumuhay sa kalooban ng Diyos. Pagpapasyahan ito sa harapan ng Diyos, maging mabuti o masama. At isa pang bagay na dapat tayong maging maingat, na hindi daw kasama yung mga iniisip dito ng katawan. Siyempre kasama din ang iniisip. May nagsasabi, sinasamba ko ang Diyos sa aking isip. Hindi po. Sabi dito, tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan. Ibig sabihin ay bibilangin ang mga ginawa ng katawan. Ang mga ginawa ng katawan sa buong buhay ay bibilangin. At ang pag-iisip na pagkatapos daw ng kaligtasan ay walang silbi ang mabuting gawa ay isa din pong kamalian. Ang kabutihan, maamong pamumuhay at kabanalan pagkatapos ng kaligtasan ay tiyak na kailangan.
Sinasabi ni Jesus sa Lucas 14, huwag mong tawagin ang mga mayayaman at mga kamag-anak. Bakit? Dahil aanyayahan ka din. Kaya anyayahan mo yung hindi makakaanyaya sa iyo at pagpapalain ka sapagkat wala silang maigaganti sa iyo. Mayroon pong gantimpala sa muling pagkabuhay. Kailangan po nating gumawa ng mabuti pagkatapos maligtas. At mayroon ding maling kaisipan patungkol sa gantimpala. Sinasabi ng iba na kailangan kung sasambahin ang Diyos ay dahil sa pag-ibig, hindi dahil sa gantimpala. Hindi po. Hindi po ito pagiging makasarili. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, kailangan mong maglingkod, italaga ang sarili, at gawin ang lahat. Ang buhay na umaasa sa gantimpala ay pagiging mas makasarili. Tama po ba? Hindi po. Ito po ay maling pagkakaunawa, hindi ito pagiging makasarili. Ang aral tungkol sa gantimpala ay hindi gawa ng tao, ito ay turo ng Diyos na nangingibabaw sa pag-iisip ng tao. Hindi ito mula sa tao, kaya bakit natin babaliwalain? Ang Biblia ay totoong nagsasalita patungkol sa gantimpala. Tatayo tayo sa hukuman ni Kristo. Mula sa oras na naligtas tayo hanggang sa tumayo sa harapan ng Diyos, ang ating buong buhay ay binibilang. Kailangan po natin itong tandaan. At tayo ay papasok sa walang hanggang langit. Sinasabi sa Apokalipsis chapter 21, at nakita ko ang isang bagong langit at ang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. At sa wakas ay papasok tayo sa bagong langit at bagong lupa. Bakit? Sapagkat tayo ay kabilang sa bagong nilikha. Kaya kailangan nating linawin ang ating kaligtasan. Sinasabi sa Biblia na ang mga tinubos ay mga bagong nilalang. Bago dumating ang Panginoon, kailangan po nating suriin ang ating kaligtasan kung ako ba ay naging bagong nilalang. At kung ako ba ay naging bagong nilalang na kabilang sa bagong nilikha. Kailangan kong pag-isipan kung ano ang dapat kong gawin. Idinaraos po ang summer retreat. Kailangan nating gumawa para dito, hindi po ba? Kailangan nating gumawa ngayon. Ngayon na ang panahong kanais-nais. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Ngayon po, hindi bukas. Manalangin na po tayo. Salamat po, O Diyos, na mapagpala at makabagin. Salamat po sa biyaya na kahit na kami ay mahina pa rin at mayroong maraming kamalian, iniligtas niyo po kami at binigyan kami ng totoong pag-asa at ginawa kaming mga anak ng Diyos. Sa kabuturan ng aming puso, kami po ay nagpapasalamat sa paggabay, pagsasanay at sa paggamit sa amin upang maging kabahagi sa pangangaral ng Ebanghelyo at sa paggawa ng inyong gawain na sama-samang makapasok sa kaluwalhatian. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng napakahalagang oras upang sama-samang mapag-isipan ang pagtubos sa bagong nilalang at makatanggap ng aral sa aming mga puso. Tulungan niyo po kaming maitatag ang mga salitang ito sa aming puso at kaluluwa. At tulungan niyo po kaming hawakan ang mga salita ngayon sa aming buhay. Kumilos ka po, nawa, upang maraming mga naliligaw na kaluluwa ang maligtas sa summer retreat. Pakiusap, ipaalam niyo po sa amin ang mga bagay na dapat namin gawin. Maluwalhati nawa ang Diyos sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.